May pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng isa sa mga gunman na nanambang sa abogado ng DPWH. Ang reward money, 200,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Inilabas ng Southern Police District ang larawan ng lalaking ito na tinuturong gunman sa pananambang sa abogado ng DPWH na si Attorney Maria Rosel Meliza. June 5, inabangan ng riding in tandem ang biktima sa Pasay. At pinaulanan ng bala ang kanyang sasakyan. Hanggang sa ngayon, nasa intensive care unit pa rin ang abogado matapos tamaan ng bala sa ulo. Nagkumpirma naman ng mga pulis ang larawan ng nakaitim na gunman kasunod ng mga backtracking sa mga CCTV. Lumalabas, nag-surveillance sila bago isagawa yung pamamaril kay attorney. Ang suspect po natin doon po tumakbo sa area po ng Cavite. So yung probability na galing ito ng Cavite area. Inaalam pa ng PNP ang pagkakakilanlan ng gunman at nag-alok na sila ng 200,000 pesos sa makakapagkumpirma ng pangalan nito. Sa kuha ng CCTV sa krimen, makikitang nagsaboy pa ng mga papel ang mga suspect matapos ang pamamaril. Sa nagkalat na papel sa crime scene, pinalalabas na konektado ang mga komunistang grupo sa krimen. Pero kumbinsido ang PNP na trabaho pa rin sa DPWH ang motibo sa krimen. Work-related talaga. So hindi lang sa legal officer ng DPWH ng NCR, kundi siya din yung chief ng right of ways acquisition. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Feral Cosin po, huwag maging gulis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.